matutunghayan ay mga totoong kwento. Mga isyung walang gustong pumansin pero kailangan siya sa atin. Mga tiktakang nakakaloka pero nakakatawa. Dito lang sa programang Rated SPG, Sobrang Pampagood Vibes. Becky, nawala ng wallet! Ginumbag si Beshi sa sobrang ganit! Madalas daw magharutan ng magkaibigan kahit nasa trabaho. Naisipang pagtripan ni Beshi si Becky at tinago ang wallet ito. Dahil wala sa mood si Becky, nag-copy si Kala na mag-Beshi. Buong araw kong hinanap yung wallet ko. Diyos ko, umikot-ikot pa ako sa buong building. Tapos malalaman ko lang pala na sa kanya. Binali ko naman yung wallet ng buong-buo. Trip-trip lang yon. Ba't kailangan mamisikal? Isang good vibes sa hapon sa inyong lahat ng kaka-friendship! And welcome na naman po sa isang episode ng Harapan Kay Mama! Nakaka-lurky! Alam niyo kung bakit? Dahil ang balitaktakan natin ngayong araw na to, eh tungkol sa nag-BFF na nag-umbagan dahil to sa dami ng atraso ng isa! Aba, halika na! Pag-usapan na natin yan! Kailangan natin nag-reklamo, Sasa! Ayuda, Mama! Sasa, how are you? I am fresh na fresh, bata, sariwa, at mukhang manika. Diba? Kulang na lang karayo! Manika. Sasa, ikwento mo naman sa amin paano nagsimula ang friendship ninyo ni Red. Naging magkaklase kami sa isang subject, eh naging magkatabi kami sa seating arrangement. So, si Bakla, chika sa akin, tapos syempre chinika ko naman siya. Ending, si Bakla sa very feeling close. Ito, ipapakilala natin ang Diyos ko, sinasabi mo nga laging pasaway. Pasok na natin si Red. Hello! Ayuda, Mama! Alright, ano ba yung mga nagustuhan mo kay Sasa at naging BFF mo siya? The fact na pangit, mas pangit siya sa akin. Every time na magkasama kami, nanginibabaw ang aking kagandahan. Alam mo, ayan ang na. Gusto ko naman talaga kay Red. Wala siyang kasinungalingan sa akin, sa mga kaibigan niya. Pero sa sarili niya, marami siyang kasinungalingan. Kagaya ng? Ayan, maganda siya. First of all, madami nagsasabi. So, hindi ko na kailangang airman yung sarili ko. Marami nagsasabi kasi bayad. Anong bayad? Wala nga kaming ulam mamaya. At kung bayad ako, bakit ako may utang? Sige, dahil nagka-open na tayo sa mga usaping utang, umpisahan na natin. Number one, wallet na di maswerte. Ano ba yung kwento itong wallet? So, yung wallet ko kasi, nandun lahat ng mga gamit ko. Ewan ko, kumakain ata kami noon tumatambay. Ngayon, hindi ko na makapasa ano ko sa bulsa ko. So, ang eksena, hinahanap ko yung wallet. Naghanap ako from first floor to fourth floor. Ay, dahil hindi ko talaga mahanap. Ending, nalaman ko, siya pala yung because I can, trip lang. So, ko lang siyang i-stressin. So, ko lang siyang ma-paranoid. Ako nagkadyumbagan nga kayo. Nabunutan niya ako. Oh, no. Umabot pa sa pinakotch kami ng PL namin. At sinabihan si Sasa ng mga kung ano-ano. Sasa, sa tingin mo ba, nadadamay ka na lang lagi sa pagiging pasaway ni Red? One time po kasi, parang training. Tapos nun, si Bakla, katabi ko. Parang may sinasabi si Yauti daw yung na nagtuturo sa amin. So, syempre ako, naloka ako, sinatawa ako. Tapos ending nun, nagsinumbong kami sa TL namin. B.I. sa'yo, si Red, sa tingin mo. B.I. si Red. Si Red ba yung tipo ng friendship na may utang sa'yo? Tapos bigyan mo po sa social media. Feeling blessed? Yes na yes. Ano ba yes? Ay, dahil nakaano pa yan, nakapag summer swimsuit pa yan, bonggang-bongga sa kakaloka sa Instagram. Tapos ending nun, pag sinabi mo, Mars, ano na, kamusta na ang utang? Mars, pasensya na, dilata lang kami ngayon, Mars. To be straight, sis, nangutang ako after my trip. So, hindi pera mo yung ginastos ko sa trip. Ano to? Ikaw nakapampapresh? Ako gutom? Please, it's your choice. Hindi mo kasi pwedeng ilang bandera yung mukha mo. Oh my God! Wow! Ang lalaan yung dalawa. Anyways, ito na. Dire-diretso pa rin tayo sa ating reklamo number 2. Beauty and the Becky. First time nyo ba nagkasakita ng ganon? O sumabog na lang talaga kayo sa mga past issues ninyo? Ako talaga, sumabog na lang talaga ako kay Bakla kasi talagang nakakaloka na siya. As in talagang inipon niya na yung galit ko. Tapos si Bakla, insensitive pa ng malala. Sena niya dapat kind, mabait, fresh, ganyan. Hindi, yung mukha niya pang naka-imbier na. O, ikaw naman, Red. Ikaw naman. Bakit madalas mo daw kasi asa rin si Sasa sa itsura niya? So, ako trip ko talagang malait.
Kung lalaitin man nila ako, fine. Pero kung may malalait, wala namang malalait sa akin eh. Ang lagi nilang nalalait sa akin is yung aking brown skin. Yes, magandang brown skin. Pero iba ang skin na dirty. Yung kanya ang daming libag. Pero sa inyo, ano, ang madalas na namimisikal? Never ako nang una sa away naming pisikalan. Lagi siyang nanghahampas. No, sis. Hindi ako nangunguna. Pinapantay ko lang yung laban natin. At ikaw wala kang preno kahit sa public, sa bunutan mo ko or sampalin mo ko. Mamang pagiging friend mo po siya. Feel ko may ano na po kayo. Rayuma sa kakahampas niya. Kayo ba ay napaaway na ng matinding-matindi dahil sa pagiging ano, kaibigan ninyo? Eh, naalala mo ba yung isang beses na napaaway tayo sa tricycle? Aminin mo tayo, pinagtanggol kita. Niyayaw-yaw po kasi siya. So, yes, syempre, sexy ko po kasi, tsaka maganda. Short siya ng malala. Nagulat sila kasi sa shorts mo. Sabi niya, hala, parang may namumuong kasama ng panahon talaga. Uy, mo pala pinagtanggol ka naman pala. Madalas ba na si Sasa ang nagtatanggol sa'yo? No po. Kapag may nagsasabi sa kanya na, alam mo, pangit mo, bakit mo tropa yan? Ano yung ipin? Sinasabi ko po sa kanila na, mas pangit sa'yo, no? At madami pong nagsasabi sa kanya na drug addict siya, kaya siya tumigil sa school. Tapos sinasabi ko lang po, hindi totoo yan. Ewan ko sa inyo, kilala ko si Sasa. Kinagtatanggol ko po siya, kahit hindi niya alam. Eh, paano yun, Sasa? Eh, ginagamit ko lang daw si Red. Ha? Oh, no! Ako pang lang gagamit, ha? May mga friendship na ganun, eh. Actually, ako yung nanggagamit sa kanya. I mean, I ask you to do my papers. College. Pero alala mo, sis, binigyan kita 400, di ba? Yes, pumasta ka dahil sa akin, sis. Yes. So, kalahati ng diploma mo akin. Ito na, ating reklamo number 3. Walang iwanan para kay Red. Nung nag-resign tong si Sasa, anong feeling nung iniwanan? Nothing. Nung umalis siya, mas naging close ako sa mga katrabaho ko. And, ayun, thankful na rin. Blessing in disguise na rin na umalis ka, sis. Wow! Kapalit. Kaya talagang hindi mo nga pinapahalagahan si, ano, si Sasa. Mamang, malalaki na kami. I mean, kapag iniwan, anong gusto yung gawin ko? Mag-resign din ako. I mean, it's not really realistic. Para naman kay Sasa, madalas ka niyang iniiwan sa ere ni Red. Anong feeling mo ng gano'n? Okay, nagkaroon tayo ng ano, ng deal na mag-milk tea. Ang usapan namin is tatambay kami doon. Siguro after 10 minutes to 15 minutes, nag-aya na agad siyang umuwi. Sige na, pagbigyan na. So nag-CR muna ako. Si bakla super katok. Sabi niya sa akin, bilisan mo, tara na, uwi na tayo, ganyan-ganyan. Tapos nakita namin si Red na sumakay ng akala ko si Red. Oh. Sasama niya kami. Especially why? Si anong ginawa mo? Bakit? Hindi naman siya intentional. Nangyayari lang talaga siya. Ayun nga, mamang, hindi naman sa pagiging selfish, pero may iba rin akong friends na in the same area or may date ako nung gabing yun. Kasi naman po talaga, may ano siya, ang tawag dito, may pagka-insensitive. Kaya talagang dinedma na namin just to give her a lesson, di ba? Na-depress ako, Ted. Kahit anong message ko sa kanila, mamang, di nila ako nila-reply. Bakla hindi ka artista, para ganyanin mo ako, no? Para pala kay Sasa, issue pala talaga sa'yo, no? Yung feeling mo na parang ina-abandon ka niya. Ayoko talaga nang iniiwan ako. Saan ka nang gagaling dun, Sasa? Dati kasi nung bata ko, may mga abandonment issue. Kasi, oo, iniwan ako pa mo kasi hindi na kami nag-uusap. So, in a way na abandonment na ano, less care, less attention. Diba, parang ano na siya, in a way sa akin na nagtatranslate sa sarili ko na ayoko nang ginaganon ako. Sino sa inyo ang madalas na umaadya sa friendship? Ako po. Kapala mo ka. Yes, hindi mama ko. Hindi boyfriend. Wala rin siyang boyfriend. Wala mama, papa ko, wala din dito. Kapatid ko may sariling boyfriend. So, I'm left alone with myself. Tigilan mo yung, ano, yung accent mo siya. I've always been with you. College, work. Ay, literally, always, di ba? Ano pa ba yung mga issue nyo sa isa't isa na hindi nyo pa nasusolusyonan? Pag hindi siya nag-change for the good, hindi yun nakaka-fresh. At hindi ko tatangkilikin siya as a friend. Tapos, di ba, uulitin na kasi papatawarin ko siya ng papatawarin, di ba? Ayun ang issue ko sa kanya. Mamang, hindi naman sa pagbabago compare sa lahat ng mga nagawa ko or lahat ng mga memories, mas matimbang pa rin yung pagmamahal kasi sa mga pag-iiwan ko sa So, ngayong nagkalayo na kayo, ano ba yung mga namimiss ninyo sa isa't isa? Mamang, miss ko na siya. Miss ko na yung mga kabahuan niya, yung artehan niya, yung mga
pananabunot niya at panglalait niya. Yun, miss ko na yung mga panlalait namin. Sasa is always there for me, literally. So, I can relate to him on anything. Red is talagang andyan siya, well, not really all the time, pero naiintindihan ka niya. Maano siya, mabait. Talagang tropa talaga siya. Sasa, ikumpara mo si Red sa isang bagay na hindi pwedeng mawala sa'yo. Ano yun? Sabihin natin si Red ay parang mineral water bottle. Ay, bakit may body talaga? Dahil hindi ka pwedeng umaura ng walang mineral water bottle. Si Bakla ay talagang nandyan. Siya ay nandyan para pag-aura ako. Talagang andyan siya bilang isang kaibigan, importanteng bagay. Ikaw naman, Red, kung ikukumpara mo si Sasa sa isang bagay na hindi pwedeng mawala sa'yo, ano yan? Ikukumpara kita sa sabon. Kailangan po ng sabon araw-araw. I mean, lalo na ngayong pandemic, di ba? Sobrang importante ng sabon. O ano ba ang kailangan gawin para maging mas matibay yung friendship ninyo? Huwag ka maging selfish. Lagi mong iisipin yung nararamdaman ng ibang tao. At magiging matibay ang friendship natin. So yun naman, Red, anong dapat bang mga gawin at iwasan para mas tumagal ang friendship ninyo? Sis, kung if you have any problems with me, just tell me and then we'll solve it just like that. And then always be there for me. Ayun talaga yung kailangan. Communication and trust. Okay. Perfect. Alam ko, lagi ka nandyan for me. Alam ko, marami na tayong pinagdaanan yung kung anong problema ko sa'yo at ang problema mo sa akin, which is dapat ko rin baguhin in a way. So, you know, we'll meet halfway kahit wala kang pamasahe. Laban lang ako dyan. Sasa, thank you for being there always. May irap. Sana maging more responsible ka. I mean, sa mga life decisions mo. Kasi I always look up to you. There are things na na-experience mo na school-wise, life-wise, na hindi ko pa na-experience. At sa'yo ako lagi nagre-rely ng decisions. Ang kaibigan kasi is dalawang klase, no? Isang hihilahin ka pababa, isang hihilahin ka sa pag-angat mo. Siyempre, pag naramdaman mo na itong taong ito, na nagpakita naman sa'yo na talagang kasama mo siya sa hirap at ginhawa, may pera o wala, no? Yan talagang masasabi mo, kaibigan. At dapat aalagaan nyo na napakahirap maghanap ngayon yan sa panahon ngayon. Kung ano yung mga pagkukulang mo, kung ano yung mga kahinaan mo, tinanggap, ibig sabihin, that's real friend. It's a gift from heaven. Hindi kailangan marami kang kaibigan. Kahit isa o dalawa lang. Kaya ang ginagawa na lang yung dalawa, dinadaan nyo na lang sa pang-aasar ninyo. Pero deep inside, it's ano eh, yung love. Salamat sa inyo. Ayan. Isa na namang issue ang naayos natin sa harapan ngayon. At syempre, bago tayo matapos ngayong araw na to, meron pa tayong code for the day. Tell me who your friends are and I will tell you who my friends are. Para friends tayong lahat. Ganun. Mas marami pang mabibigyan ng ayuda kasama ang inyong pambansang kapitbahay dito lamang sa Harapan kay Mamang! Dahil sa spaghetti, mag-ina nagkatampuhan. Comfort food ng pamilyang spaghetti. At madalas si Katrina nagluluto. Noong isang araw, eh si Mami ang nag-spaghetti pero hindi nagustuhan ng family. Dahil dito, araw-araw nang nagtatalakan si Katrina at si Mami. Tutukan yan sa susunod na Harapan kay Mamang!